May dala akong magandang balita para sa inyo lahat. Good morning. Magsiupo kayo. Lumalawak na ang ating organisasyon. At hindi magtatagal, magkakaroon na tayo ng networks abroad. Yan ay utang ko sa sipag, abilidad, at katapatan ninyong lahat. Gusto kong pagbutihin ninyo ang inyong serbisyo. Marunong ako magbayad ng utang na loob. Lalo na sa mga taong tapat sa akin. Ayokong may naaargabyado. Gusto ko lahat nasisiyahan. Baka mayroong gusto magsalita sa inyo. O Lizano, anong sasabihin mo? Huwag niyo sanang mamasamayin ang sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan. Pero, boss, gusto ko nang tumiwalay sa organisasyon. Tatlong taon ako nagserbisyo bilang finance officer ng organisasyon. Hindi kaila sa inyo na ginawa ko yun kahit labag sa aking kalooban. Ganun pa man, nagserbisyo ako ng buong katapatan. Pero ngayon, gusto ko nang bumalik sa dati kong buhay. Halo? Nasisira na ba ang ulo mo, Martin? Binabaliwala mo ng organisasyon. Baka nakakalimutan mo na ang sino man pumasok dito ay hindi na maaaring lumabas pa ng buhay. Sa akin, may anak ako! Hindi ako na naman! Sino mo pupunta natin? Doon natin si Sergeant Bigman. Tana, adto na dito. Oh, pare! Oh, pare! Paring Noli, kanina pa tinghintay. Gusto tayo makausap ni Chief. Pare, balita ko. Nakabas ka ng isang sindikato kahapon.
Another recommendation for promotion na naman yan. Bigla may nakapag-tip sa akin eh. Sayang pare, di sana tayong dalawang magkasama. Eh, dinala ko sa ospital yung inaanak mo pare. Sinumpong na naman. Kamusta na siya? Ayun, na blood transfusion. Sabi nga ng doktor, kailangan daw isang linggo ma-confine bago makarecover. Alam mo pare, bugbog na ako sa gastos eh. Baka naman may maitutulong ako, sabihin mo lang. Hindi, ayos lang yun. Lige na, naghihintay na si Chief. Come in. Sir. Sir. Sit down. Guevara, kayong dalawa ni Dizon ang inasahin kong maghatid sa Maynila kay Martin Lozano. Nakabook na kayo bukas umaga. Kunin nyo na lang ang plane ticket nyo kay Verata. Martin Lozano is willing to turn state witness. So I want you to enforce tight security measures. Departing passengers bound from Manila Flight 832, please proceed to Gate 3 and board the aircraft. Tana? All departing passengers bound from Manila Flight 832. Teka lang. Sandali lang kami sa Lozano. Oh, bakit? Mabuti pa kaya pare. Magbarko na lang tayo. Ano? Magbarko? Eh, ba't nagbago isip mo? Kinakabahan kasi ako eh. Parang may mangyayaring hindi maganda. Ano ba pwedeng mangyari? Basta, masama ako tub ko eh. Tayo na. Eh, pare, alam ba ni Chip yan? Baka masabon tayo. Sagot kita. Akong bahala. Tayo na. Lakad na ho tayo, Mr. Lozano. Tagal mo. May tinawagan na ako. Saan tayo na ho? Sandali lang ho. Tanga-tanga ka pa rin. Tinyente Guevara? Ako nga. Sir. Kami ho na-assign para i-turn over nyo sa amin si Mr. Lozano. Sarge, pwede ba makita ang written order nyo? Wala kami written order.
verbal instruction lang galing kay General. Pasensya na kayo mga kasama. May order kasi sa amin na kami mismo magdadala sa kanya sa headquarters. Sir Ento, hindi pala marumintindi Bisayang Police ito eh. Wala akong pakialam kung ano man ang order sa inyo. Sige, dali niyan. Huwag kayo susunod. Oh, Bats. Kung ano man ang may tutunok ko sa mga bata mo, di gagawin ko. Kung ano man ang development, tararating ko agad sa'yo. Salamat, Bats. Pwede bang makausap sandali si Guevara? Okay. Guevara, gusto kong makausap ng CEO mo. Sir? Guevara, ginarantiyahan kita kay Major Moreno. Go on with the investigation. I want you to solve the case immediately. Nakataya ang pangalan nitong ating departamento. Yes, sir. Come in. Sir. What's up, Rosal? Sir, eto na yung progress report sa kaso ni Benjamin Chongko. Yan ang hinihintay ko. Dalhin mo ito kay Captain Lorene, ha? Para siya mag-handle ito. Gusto ko na gawin yung top priority ang kaso ni Martin Lozano. Para malaman natin kung sinong nasa likod nito. Yes, sir. Guevara, listen. I'm giving you a free hand in solving the case. But you have to keep me posted every now and then. Sir. Thank you, sir. Bay, kayo ba yung Police Bisaya? Kami nga. Teniente Cortez. Lieutenant Guevara. Sergeant Dizon. Alam nyo, Bay, masyadong komplikado ang buhay dito sa Maynila. Mahihirapan kayo. Para hindi kayo magmukhang tanga, tutulungan ko kayo. Tutal, may barkong paalis ngayon. Ikukuha ko kayong pases. Libre! Para makabalik kayo kagad sa Cebu. Salamat, Bay. Hayaan mo. Kung ikaw naman ang mapunta ng Cebu, tutulungan din kita isakay. Kahit na huling biyahe. Pabalik ng Maynila? Hindi. Patungong sementeryo. Maluwag pa sa libingan, Bay. Boss! Boss! Kumusta ka na, Martin? Boss, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo ako patayin. Anong gusto mong gawin ko sa'yo, Martin? Ang dami mo na yatang itinudyo sa mga pulis. Wala, boss. Wala. Wala akong sinabi sa kanila. Pasensya ka na, Martin. Wala akong tiyaga makinig sa'yo. Kaibigan ko. Buti naman naalala mo pa ako. Ilang araw ko na pala dito. Ngayon ko lang nagpakita sa akin. Huwag mo sabihing iniisip mo pa rin yung nangyari. Pwede ba? Pag nandito ka sa akin, ako lang isipin mo. Thank you.
O, sa'yo na yung sukle. Salamat po. Sino ba dyan ang anak nang namatay? Siya rin yung nakaupo sa unahan. Sila yung mga pulis na nag-escort sa iyong ama. Piniente Guevara. Ako nga ho, ma'am. Master Shep! Alam mo ba lahat ng pangarap niya para sa akin na gusto kong ihandog sa kanya sa aking pagbalik? Nawala lahat yon. Nung magkapatay ni Papa, para na rin akong kapatay. Kasalanan mo to! Kasalanan niyo to! Ayun ka! Ayun ka! Pinatay mo, Papa ko! Ayun ka! Dinimanda kita! Lumayas ka! Ikaw ay kasalanan! Walang iyak ka! Lumayas ka! Ayun! Walang iyak! Boss, sila na nga yung kontak ko. Gusto ko muna makita yung epektos. Mr. Santiago, gusto raw munang makita ng boss ko ang epektos. Sabihin mo sa boss mo, kung gusto niyang makita ang epektos, gusto ko munang makita ang pera niya. Ganun ho ba? Boss, eh sigurista naman pala itong kausap ko eh. Gusto raw mo nang makita ang pera natin. Walang tiwala, ha? Gusto niyo makita ang pera? Ayan! Tapusin niyo! Ito ang mga importanteng dokumentong naiwanan ng papa mo. Kasama na rito ang mga papeles ng lahat ng kanyang property, pati na rin ang kanyang mga bank account ay narito rin. Siya nga pala. Kabilin-bilin na niya sa akin na ibibigay ko lamang to sa'yo kapag may masamang nangyari sa kanya. Saan ho itong susing to? Yan ang susi ng safety deposit box ng papa mo. At ikaw lang ang autorisadong magbukas noon. Thank you.
Teresa, anak. Ang susi ng safety deposit box ang siyang magbubukas ng isang lihim na matagal ko nang itinago sa iyo. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Sa kagustuhan kong mabigyan ka ng magandang buhay, nagkasala ako sa iyo at sa batas. Naging finance officer ako ng sindikato. Nang pinakaulo ay si Simon Cuevas. Makapangyarihan sila. Dahil protektado sila ng ilang mga patataas na pinuno ng gobyerno. Umaabot hanggang Visayas at Mindanao ang kanilang operations. Ang disket na makukuha mo dito ay naglalaman ng kompletong financial records ng sindikato. Ilang beses ko nirin tinangkang pagbalik sa normal na buhay. Pero nauunahan ako ng takot. Dahil alam ko, sa isang maling desisyon ko, buhay ko ang kapalit. Huwag kang magagalit sa akin, anak. Sana, maunawaan mo na ang lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Hindi ako pwede magalit sa'yo. Pa, mahal na mahal kita. Attorney, Mr. Sano, kung talaga may ebidensya kayo laban kay Simon Cuevas, iwan nyo. Ipagkatiwala nyo sa akin at ako nang bahalang magsampa ng kaso laban sa kanya. Hindi ko pwedeng gawin yon. Kabilin-bilinan ng papa ko, hindi ko dapat ipagkatiwala yon kahit na kanino. Paano natin malulutas ang kaso nyo? Eh, ayaw nyo makapagdulungan sa amin. Eh, bakit pa kayo nagpunta rito? Major, pasensya na kayo. Ang totoo niyan eh, ayaw na magpunta rito ng kliyente ko. Ako lang ang pumilit sa kanya. Major, posibleng si Simon Cuevas ang may kinalaman sa pagkamatay ng papa ko. Bakit hindi niyo siya arestuhin? Miss Lozano, hindi ko mo binigay mo ang pangalan ng isang tao ya arestuhin namin nang wala sapat na ebidensya. Yun na nga ang isa ko pang kinatatakutan eh. Maaring alam natin kung sino ang kriminal. Pero dahil sa protektado siya, hindi niyo siya pwedeng galawin. Yan. Yan ang malaking problema ng aking departamento. Dahil lamang sa ilang masasamang pulis, nadadamay pati mga taong naglilingkod ng tapat sa kanilang tungkulin. Hindi niyo ako masisisi, Major. Hindi ba sa araw-araw ng mga balita, karamihan sa mga nasasangkot sa mga krimen ay ang mga pulis? Miss Lozano, nawawalan ka na yata ng respeto sa amin. Nagpunta ka rito para mag-usapan natin ang kaso ng papa mo, hindi ba? Hindi ako magtatagal dito sa Pilipinas. Ang hinihiling ko lang katarungan sa pagkamatay ng papa ko. Nasabi ko na sa inyo ang posibleng suspect. Kayo na ang bahala kung paano nyo maibabalik sa akin ang tiwala ko sa inyo. Major, pasensya na kayo kay Ms. Lozano. Siguro naman naiintindihan niyo yung sitwasyon. Attorney, kumbisihin mo nga si Ms. Lozano. Sabihin mong iwanan na kung anumang ebidensya ang hawak nila nang matapos na ito. Okay? Susubukan ko, Major. Paalam na po. Alright. May hawak pala silang ebidensya. Bakit hindi nila binigay sa inyo, sir? Iyan ang hindi ko maintindihan, Guevara. At isa pa, may balak sila na magdemanda laban sa'yo. Dahil naniniwala sila, nakasabwat ka ng mga taong umagaw kay Martin Lozano. Hindi ko pwedeng gawin yun, sir. May pangalan din ako pinangangalagaan. Alam ko, alam ko. Kaya lang, ang pinagbabasihan nila eh, bakit sa halip na sa aeroplano, eh sa barko mo'y sinakay. I don't understand that.
Nagbago ako ng plano, sir, para iligaw sila. Dahil alam kong alam ng sindikato ang lahat ng galaw ko. Ang hindi ko lang lubos na maisip kung paano nila nalaman ng plano. Samantalang kami lang dalawa ni Mulo ang nagkakaalaman. Sir, hindi kayo may kinalaman si Mulong dito? Hindi ko yata gusto ang tema ng pananalita mo. Pinagbibintangan mo ba ako? Paring Mulong, nang magbago ako ng desisyon na sa barko na tayo sumakay, wala akong ibang taong pinagsabihanan. Ikaw lang ang nakakaalam. Tsaka, sino yung tinawagan mo sa telepono bago ka sumampa ng barko? Pati ba pagtawag ko sa telepono na pinapakilaman mo? Mabuti pa pare, huwag na tayo mag-usap. Total, kahit ano sabihin ko, hindi ka maniniwala. Kaya kung ano man nasa isip mo, yun na yun. Sandali lang pare, hindi pa tayo tapos mag-usap. Tapos na, Noli. Pati pag-umpara natin, tapos na rin. Pasyado ka sip-sip dahil sa kasubahan sa promotion. Sige, bunutin mo! Para magkaroon ako ng dahilan para patay ka! Pasensya ka na, pare. Masyado ako nadadala sa mga nangyayari sa atin, eh. Hindi tayo dapat umabot sa ganito. Nakakahiya kay Mare. Pati sa inaan ako. Siya lang ang dahilan, pare, kung mga taong nagkaganito. Grabe ko. Sabot ako ng sindikato. Pare, hindi mo naman ako. Kailangan ko ng pera pambili ng gamot ni Jojo, ng inanak mo. Pare, wala na ako maisip na ibang parani. Pambili lang ng dugo ng anak ko sa araw-araw. Wala pa siwento ko. Pare, kaya ko lang naman nagawa yun. Dahil kahit pa paano gusto ko humabang buhay ng inaanak mo. Pare, alam ko, laging kasalanan nagawa ko sa'yo. Tawarin mo ko, pare. Sana, naintindihan mo ko. Naintindihan kita, pare. At para mabayaran mo ang kasalanan mo, ituro mo sa akin kung sinong kumuha kay Martin Lozano. Pare. Lalong bumibigat ang kaso mo ngayon. Sa halip na isa ay dalawa nang harapin mo. Sir, hindi akong pumatay kay Mulong. Alam ko, pero paano natin patutunayan? Lumabas sa paraffin test, positive, may body burns ka. At ang isa pa, walang naiwang slug sa katawan ni Dizon. Kaya hindi malaman kung anong klaseng bala tumama sa kanya. Sir, kung may tiwala kayo sa akin, bigyan niyo ako ng pagkakataon na makalabas dito. Para na mapapatunayan ko na wala akong kasalanan. Alam ko sinetap lang ako ng mga sindikato. Sige. Ibarra, hindi kita pababayaan. Tutulungan kita. Makinig ka mabuti. Ganito ang gagawin natin. Yan na, Ibarra. Thank you.
Nasaan na si Major? Wala siya rito, Teniente. Dami mo ba sinasabi? Ito ang Ilog Pasig. Ang dulo nito ay dagat na. O sige, umpisa mo na lumangoy para makarating ka kagad sa Cebu. O sige na. Pare, pare-pareho naman tayong pulis eh. Kaya alam kong binabalak niyo. Sino bang may gustong magpapatay sa akin? Si Major ba? Marami ka pang satsat. Sige na! Rizal! Palalongin mo tao! Kahit gabing-gabi na, eh kung sipunin yan! Tiniente, dogit-dog na ba ngayon? Kayo, sunod kasi kayo na sunod sa utos, kahit mali. Kaya ayan, sabit kayo, at ako'ng testigo. Punti ka na, Bay, ano? Salamat, Bay. Buti na lang, dumating ka. Ang hina kasi ng utak mo, eh. Ganyan ba kayo talaga, mga Bisaya? Isang salvage na lang, eh, tatanga-tanga pa. Kayong mga Tagalog, talaga ba maraming traitor sa inyo? Bay, dili ko Tagalog, may Kenny ini. Ah, kabampangan. Oo. Dugong aso. Pare, pare. Wait there. Beer. Wag nang beer, Major. Formally na lang. Para hindi na kayo imbalsa mo yung lahat. Magpapatay sa akin, Major! Sa kang traitor! Hayop ka! Para kang unyango! Kung saan ka nakatikit, yun din ang kulay mo! Kumanda ka, Major! We have an order from the higher up. I want you to arrest Lieutenant Guevara at all cost. Get him. Dead or alive. Is that clear? Yes, sir. Okay, gentlemen. Carry on. Do you have any questions, Lieutenant? Hindi kasi, sir, ako naniniwala nagtangkang tumakas si Teniente Guevara. At hindi rin totoo may mga kasamaan siya na pumatay sa mga pulis na sinasabi niyo humahabol sa kanya. Bakit mo na sabi yan? Nandun kasi, sir, ako eh.
ng isang salvage nila Rosal si Teniente. At narinig ko rin na involved kayo. At kaya niya kayo pinalikan para pagigantihan. Lieutenant, mabigkat ang akusasyon mo. Paano mo patutunayan yan? Sa ngayon, sir, hindi ako magiging problema mo. Kung hindi si Teniente Guevara. At alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya kayo napapatay. Iba pala magalit ang mga Bisaya. Parang asong ulol. Paano, sir? Mag-ingat na lang kayo. Teniente, bababa na ko si Senyorita. Magpalamig mo muna kayo. Salamat, ho. Josie, nakahanda na ba ang pagkain ng Senyorita? Opo. Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Kailangan ko tulong mo. Tulong? Ang kapal naman ng mukha mo. Matapos mo ipahamak ang papa ko, may gana ka pang magpakita sa akin. Gusto ko malutas ang kaso ng papa mo. Bakit? Nakukonsensya ka na rin ba sa mga kapabayaan mo noon? Kaya mo bang gampanan ang propisyon na pinasok mo? Saan ka ba nag-aral ng pagpopulis mo, ha? Huwag mo naman ako masyadong insultuhin. Wala akong tiwala sa'yo. Mabuti pa, umalis ka na! Teka muna, bakit ba wala kang tiwala sa akin? Pulis ako, ah! Kaya nga wala akong tiwala sa'yo, eh. Dahil pulis ka. Kahit na sa Amerika ako, alam ko ang sistema rito. Yung marurumi, basta may pera, pinalilinis ninyo. At bakit? Sino bang pumatay sa ama mo? Hindi ba't kapwa niya rin hudlum? At sino yung hudlum na sinasabi mo? Hindi ba kapwa mo rin pulis? Huwag mo naman lahatin. Pare-pareho kayo. Kung nagkasala man siya sa batas, dapat ang batas ang magparusa sa kanya. Malay ko kung kasabot ka nila. Miss Lozano, hindi ako traidor katulad ng nasa isip mo. Sa tingin ko, habang tumatagal, lalong lumalabo ang kaso. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung sinong pumatay sa papa ko. Ikaw na rin itong nagsabing naka-uniforme ang mga tumangay sa kanya. Natural lang na pagdudahan kita. Hindi mo ba naisip nang dahil sa pangyayaring yun, nawalan ako ng karangalan? Nawalan ka ng karangalan, nawalan ako ng ama. Kung ayaw mo makipagtulungan sa akin, wala akong magagawa. Pero hindi ako babalik ng Cebu hanggat hindi ko nahuli mga taong pumatay sa papa mo. Gawin mo, Teniente. Para naman pag-alis ko, may magandang balita akong madadala sa Amerika. Pwede ba? Umalis ka na. Bakit mo ako tinatawag, Simon? Anong kailangan mo sa akin? Major, nabalitaan ko nangyari. Anong iniisip mo ngayon? Simon, nasa posisyon pa ako. At hindi ba din patuloy ang binibintang nila sa akin? Sir, hawak natin ang alas, ang pera, at ang kapangyarihan. Oh, come on, Simon. Magtiwala ka sa akin. Wala silang laban sa atin. Ipagkakatiwala ko muna sa'yo ang kaso ni Papa Attorney. Kung ano man ang balita, i-long distance mo lang sa akin sa Amerika agad. Bakit hindi mo muna hintay matapos ang kaso bago ka umalis? Yun talaga ang plano ko. Kaya lang natatakot ako, eh. Meron rin kasing ilang gabi nang may umaaligid na kotse dun sa harap ng bahay. Inaasahan ko, kahit nawala ako, hindi mo pababayaan ang kaso ni Papa. Maaasahan mo, Miss Susano. Salamat. Pipitan niyo ako!
ginagawa mo rito? Huwag ka na maraming tanong. Halika na! Magkano yun? 79 po. O sige, sige na yun. Salamat po. Bakit bukas ang pinto? Aling Barbara? Emily? Nanggaling na dito si RC. At nagsumbong na parang bata. Ikaw, Cardo! Ganon din! Para kayong mga asong bahagang buntot na natakot sa pulis patrol lang yun! Boss, nabigla niya kami. Akala ko nadali namin siya sa isang buhos. Napilitan nga kami umatras eh. Dahil hindi namin malaman kung saan nanggagaling ang putok. At kung saan siya nakaposisyon. Hindi dapat makaalis ng Pilipinas ang anak ni Martin. Hanggat hindi natin nakukuha ang pinagmamalaki niyang ebidensya laban sa atin. Boss, relax ka lang. Sa ngayon, pinapopostehan ko na ang posibleng puntahan ng dalawang yon. Hindi na makalalabas ng Maynila yon. Sige! Sumusobra ka na, Tiniente, ha? Baka akala mo, pwede kitang idemanda sa ginagawa mo! Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Miss Lozano, kanina pa ako nagpipigil sa'yo, ha? Kanina ka pa nag-iskandalo! Kapag hindi ka tumigil, dudunggulin ko yung uso mo! Ano pang iniisip mong gawin sa akin? Ba't mo ako dinala rito? Dahil nasa panganib ang buhay mo, kaya't sa ayaw mo at sa gusto, hindi kita ialis sa mga mata ko. Naiintindihan mo, Miss Susano? Bakit ba? Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Isa pa, gusto ko makabayad ng atraso ko sa papa mo. Sa ngayon, di natin alam kung sinong kalaban natin. Pero sa tingin ko, yung mga taong mahabol sa atin, kumpirmadong may hinahanap sila. Anong hinahanap nila? Di ko alam. Pero sigurado ako may koneksyon yun sa nangyari sa papa mo. Ikaw, may alam ka bang dahilan kung bakit ka nalang hinahabol? Wala. Wala akong alam. Hi, sweetheart. Sino siya? Walang iyak talaga! Sinasabi ko na nga ba pag wala ako dito kung ano-anong kalokohan ang ginagawa mo eh! Hindi mo naiintindihan eh! Ano hindi naiintindihan? Sylvie, halika nito! Mali ang tingin mo! Ano ba? Butiwan mo ako! Makinig ano ba? Ikaw pagkakas tayo sa lalaki! Sylvie! Sylvie! Magpapaliwanag ako! Makinig ka muna sa akin! Ano ba? Walang iyak ka talaga! Sylvie! Anong kasabi? Tumigil ka rin! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sylvie, mali iniisip mo!
Anak siya ni Martin Lozano! Eh, ba't siya nandito? May mga taong gustong pumatay sa kanya. Pasensya ka na, Miss Lozano. Hindi lang nagkaintindihan. Ayusin mo yung babae mo, ha? And please get out of my life! Dito ka lang! Mag-uusap tayo! Miss Lozano! Hindi ka pwedeng umalis! Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko sa'yo kanina, ha? O baka naman gusto mo, tagalugin ko pa para maintindihan mo! Hindi ako kasing bobo na katulad ng iniisip mo, ha? What the hell did you think of me? Thinking of you? Ah, ganun! Eh, bakit ka sunod na sunod sa'kin? Oh, no. Sige, muwi ka na! Tiniente! Teka! Sandali! Oh! Bitawan mo nga ako! Malis ka na! Tama ako! Ano? May naiwan ka pa, ha? Salamat. Oh, magpahinga ka na muna at medyo malayo pa ang biyahe natin. Titignan lang ako, baka nandiyan yung kasama ko eh. Sige ho, sir. Isa yun sa mga taong umahabol sa atin. Maliwanag na sa akin ngayon kung bakit ka nalang nahabol. Gusto nila makuha yung tape na yon para wala kang ebidensya laban sa kanila. Ang layo naman dito. Kailangan bang dito pa tayo pumunta para lang umiwas sa kanila? Mabuti na dito. Hindi na nila tayo masusundan. Eh, saan naman tayo titigil dito? May kakilala ka ba? Huwag ka mag-alala. May kamag-anakan ako dito. Ay,
Alis! Kinungali yun, ah. Paano? Nandiyan kasamang babae. Ba, hindi namamansin, oh. Suplado, ah. May kasamang babae. Dali lang. Ikaw ba si Noli? Pamangkin ni Aling Uching? Ha? Ako nga. Bakit? Plado ka! Hindi ka na nakakilala. Porke maganda itong kasama mo. Ha? Ha? Bay. Ikaw naman ang may kasalanan eh. Tsaka talagang hindi kita namumukaan. Nagpalit ka kasi ng mukha eh. Saan mo ba hiniramdok? Dali! Pamangkin ni Aling Kunching yan. Ano nangyari dito? Kinursanada ako eh. Dito tayo sa bahay. Yan na lang. Nana! Kunching! Kunching! Naku, Balintid, kumakasigaw ka naman para ka nawawala. Kasama ko sila Noli. Si Noli? Noli. Chang! Noli! Mano po, Chang? Kawang ka ng Diyos. Si Teresa ho. Girlfriend ko. Oh, mano ko, Chang? Kawang ka ng Diyos. O, halina na kayo sa loob. Ba't nang makapagpahinga kayo? Oo, mabuti pa nga. Tara. Halika kayo tuloy. Pasok kayo. Upo, upo. Alam mo bang nakusunadaan ni Tomas si Noli sa pantalan? Buti na lang at nagawi ako ron. Lasing na naman siguro. Eh, mabait naman yun eh kapag hindi nakakainom eh. Kilala mo naman si Tomas Noli, di ba? Kaya nga siguro nagalit sa akin dahil hindi ko siya namukaan. Eh kasi, mahilig sa pahipi-hiping kulelat. Nay! Ay, andyan na pinsan mo. Naku, Egay, bilisan mo at nandito, Kuya Noli mo. Ha? Kuya! Ano? Egay, kumusta na? Binahat ang binahata ka na. Oh, kayo na muna ang bahala dyan at maghahain ako ng makakain nyo, ha? Siya nga pala. Ate Teresa mo. Ah, magandang hapon ho. Oh. Okay ka talagang pumili, Kuya. Oh, halika na. Kaya na tayo. Mag-usap na tayo, Noli. Oh. Hindi ko gusto yung ginagawa mo. Huwag ka maingay. Ano ba problema? Ano ba pag-uusapan natin? Bakit kailangan mo sabihin girlfriend mo ko? Wala sa usapan yun, ha? Alam ko, ginawa ko yun para hindi na sila magtanong. Naku, ano-ano. Para wala ng problema. Ikaw wala. Ako meron. Isipin mo, lahat ng gagawin ko dito, kailangan ibabagay ko sa sinasabi mo relasyon. Paano sa oras ng pagtulog? Dito tayo sa isang kwarto? Magtatabi tayo sa isang kama? Eh, anong masama doon? Di, doon ka. Dito ko sa baba. Oh, may problema pa ba? Noli, alin na kayo't nang makakain na? Hmm? Kalimutan mo na yun. Liga na. Ha, ano? Kunwari lang. Egay, Balintin, sabayan nyo na sila. O, oh, masarap ah. Noli, paborito mong lahat yung niluto ko. Oo nga ho eh. Oh, kayo na. Mukhang masarap to ah. Ano to? Bicol Express ang tawag dyan. Yan ang specialty namin dito ate. Op. Teka, sanay ka bang kumain yan? Hindi, kaya nga titikman eh. Sige. Thank you.
ka makatulog, ano? Anong pakialam mo? Nyari ka pa. Bini, eto na po ang tubig nyo. Pwede na po kayo maligaw. Tia Kunching, may bibili na ako. Oh, sige. Kuching! Bakit ganun ang suot mo? Aba? Ang swerte talaga ni Kuya. Ito na, ito na. Oh! Ah, pare, wag! Alam mo pare, kanina ka pa namin nihintay. Gusto ka sana namin makausap. Bakit? Tungkol sa nangyari sa pantalan, gusto sana namin humingi ng dispensa sa'yo eh. Pasensya ka na, Noli ah. Naparami lang inom namin. Kala namin, di ka na nakakakilala eh. Pasensya ka na rin sa akin, Tomas. Talagang di kita nakakilala eh. Nag-iba na kasi itsura mo eh. Siyempre, medyo sunod sa uso. Para di mapag-iwanan. Ayos ba itong forma ko? Ayos. Kaya sa susunod, huwag ka na ulit mangihiram ng mukha. Ayos lang. Sige, salamat na uli ah. Sige. Tara. Ay, siksihon! Tignan mo naman yun. Napakakinis. Ano ba yung suot mo? Bakit? Anong masama sa suot ko? Sa iyo, walang masama. Pero sa ayos mong yan, pinagpipiyasa ka ng mga mata ng mga taga rito. Skandalo yung ginagawa mo! Anong skandalo? Nagagandahan sila sa akin, kaya nila ako tinitignan. Teresa, nasa baryo ka. Iba dito! Iba sa sibilisasyong kinagisnan mo. Hindi ka dapat naglalabasan ng ganyan, no? So what? Eh, mainit! Naiinitan ako! Teka nga muna, bakit mo ba ako pinapakialaman, ha? Hindi sa pinakikialaman kita! Ha? Ayokong tingnan ka nila na parang mumura yung babae. Gusto ko, mataas ang tingin nila sa'yo. Tingnan mo yung eyes mo. Ayoko! 100 rounds na lang to eh. Tsaka tatlong extra magazines. Kano yan? Para sa'yo, pare. 3,000. Sige, pare. Kung may dadating pa mga bala o magazine, i-reserva mo na kinoli yun. Siya na rin ang bibili nun. Sige, pare. Sige. Eh, Guy. Oh? Saka na naman pupunta? Lalabas lang ng sandali, Nay. Oh, umuwi ka na maaga, ha? Huwag kang magpapahating gabi. Opo. Sige, Ate Teresa. Sige. Tsa, Kunching. Hmm? Sana po. Huwag kayong magagalit sa mga pagsisinungaling namin sa inyo. Alam ko na yan, Teresa. Mula pa nang dumating kayo dito. At alam ko rin na si Noli may pakana. Paano ho ninyo nalaman? Sinabi ba sa inyo ni Noli? Ay, naku, Ineng. Sa edad ko ba namang ito eh, mapapaglakuan niyo pa ako? Papunta pa lang kayo doon, pabalik na ako. At tungkol naman doon sa Silvia ang tinatanong mo sa akin kanina, siguro, mga 4 na beses na yung sinama ni Noli dito. Pero matagal na yon. Nung kasalukuyang nag-aaral pa si Noli sa Maynila. Karamihan ng mga naninilaan dito ay may mga baril. Dahil sa may pagkakataw, sinalaki na kami rito ng mga pirata. At yan ang pinaghahandaan namin rito. Anong mga klaseng baril meron kayo? Pareho tayong babae, Teresa. At nababasa ko ang nasa isip mo. Alam ko may pagtingin ka kay Noli, at alam ko rin na may pagtingin din siya sa'yo.
Wala ho akong masasabi tungkol sa bagay na yan. Dahil hanggang ngayon, wala pa kaming seryosong pag-uusap ni Nolly tungkol sa nararamdaman namin para sa isa't isa. At isa pa, ayoko makasakit ng damdamin ng kapwa ko babae. Kilala ko si Nolly dahil lahat ng problema niya sinasabi niya sa akin. Kaya alam ko na si Sylvia bahagi lang ng isang karanasan sa buhay niya. Ewan ko, nagugulan ho ako. Chakonching, maglalakad-lakad lang muna ako sa tabing dagat. Oh, gusto mo bang samahan kita? Wag na. Gusto ko mapag-isa. Chong, kailangan pagandahan ko ang pagbabalik ko sa Maynila. At malaki may tutulong ng baril na pinahiram sa akin. Malaking grupo ang kalaban ko. May impluensya sila. Eh kung maaari, huwag mo na sabihin sa tiya kunching mo. Ang binabalak mo, mamatay pa sa nervyos yun eh. Halika na. Kunching? Kunching? Oh, saan ba kayo galing? Diyan lang, kila paring Erning. Chang, si Teresa. Nasa tabing dagat. Mabuti pa sundan mo na. Bakit ka nandito? May problema ka ba? Maraming show ko'y na lumalabas dito pagkagabi. At mahihilig yun sa mga magaganda. Baka matyempuan ka. Sinabi ko na kay Chakonching ang totoo, na wala tayong relasyon. Sinabi mo? Oo, dahil nahihirapan ako magpanggap at hindi ako sanay magsinungaling. At isa pa naisip ko, bakit ba ako sunod na sunod sa mga pinagagawa mo sa akin? Sino ka ba sa buhay ko? Tinanong ko na rin yan sa sarili ko. Sino ka rin ba sa buhay ko? Di naman kita kaano-ano. Pero bakit ko sinusubo ang sarili ko sa kamatayan ng dahil sa'yo? Huwag mo akong susumbatan. Dahil kahit na kailan, hindi kita inobliga na makialam sa buhay ko. Hindi nga. Pero alam kong ako ang sinisisi mo sa pagkamatay ng papa mo. Teresa, hindi ko hangad nasaktan ka. Kapag naisip ko si Papa, naaawa ko sa kanya. Lalo na nung kinakausap niya ako sa tape. Pakiramdam ko, pahipa siya. Nag-uusap lang kami. Nagsisisi. Sa akin niya hinihingi ng kapatawaran ng kanya mga kasalanan. At alam niya ang mangyayari sa kanya kapag tinalikuran niya ang sindikato. Palit ay buhay niya. Si Simong Cuevas ang sinasabi ng papa mo na nakasagupa ako sa Cebu. Sa susunod na pag-aharap namin, sisiguruhin ko na siya. Nagkamali ako ng pagkakilala ko sa iyo. Gusto ko sanang ihingi ng paumanhin yung mga nagawa ko sa iyo. Huwag ka sanang magalit sa akin. Kailan mo na hindi ako maaaring magalit sa'yo, Teresa. Kahit na ano pang gawin mo sa akin, alam kong darating ang oras na maintindihan mo lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Salamat.
Miss, huwag ka na mag-iskandalo. May nagpapahindi ka lang sa'yo. Bitiwan niyo nga ako! Ano bang kailangan niyo sa'kin, ha? Ano ba? Huwag ka na pumalag! Okay palang pumili ng babae si Teniente Guevara. Maganda na. Mabango pa. May itatanong lang ako sa'yo. Nasa si Teniente Guevara? At ang babaeng kasama niya? Hindi ko alam. Wala akong alam. Nasa sila? Wala akong alam. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Wag! Wag mo akong papatayin! Maawa ka sa akin! Ayaw mo magsalita? Nasaan? Nasa Naga siya. Sa Barrio Sabang, San Jose. May kamag-anak siya doon. Maawa ka sa akin! Wag mo akong patayin! Okay pala itong bata ni Teniente. Kung nagsalita ka ba kagad eh, di hindi ka nasaktan. Halika. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Kawawa ka naman. Nasaktan ka pa. Teresa, dito ba kayo mananahali? Anong ulam ang gusto niyo dito ko para sa inyo? Kayo na humbahala. Nay, baguhin niyo naman yung luto niyo para medyo ganahan kami kumain, di ba, Tay? Eh ano naman para ganahan? Eh kahit ano naman ang iahin sa iyo, wala kang kupas eh. Ah, ano yun? Anong kaguluhan yun? Ulan! Ano nangyari? Mga pirata, sinasalakay tayo! Pinagod tayo ng mga pirata! Oh. Yeah.
Bubog ka mo! Mga animal! Sam! Ingay! Sobra na talaga ang kasamaan mo! Binaboy mo na ang batas! Nagdamay ka pa ng mga taong walang kasalanan! Guevara! Magkarakos na lang kaya tayo? Sa imong ka! Sa tao naman ako! Kaya babarili na lamang kitang parang ibon! Kung gusto mo na sumal, Major! Paglaban na lang natin ang buhay natin dalawa! Huhusgaan na kitang iyon! Okay, wanna play like a dog and cat? Go ahead! Beat it! Aina! Come on.
May hinihintay ka pa ba? Wala. Siya nga pala. Salamat sa lahat ng tulong na ginawa mo sa akin. Kundi dahil sa'yo, hindi ako maabsuelto sa lahat ng kasong sinampas sa akin. Balang araw, makakabayad din ako ng utang na loob sa'yo. Wala yun, pare. Kalimutan mo na yun. Ang may papayo ko sa'yo sana, sa susunod, gamitan mo ng konting utak ang mga diskarte mo. Style mo bulok eh. Alam mo ba yun? Alam mo, pare, kailangan magbago ka na rin ng style. Masyado kasing antipatiko ang dating mo eh. Pero okay ka pala. Okay ka. May Kenny. Deported passengers found for Cebu flight 549. Please proceed to gate number 1 to board your aircraft. Sa susunod natin pagkikita. Sige, good luck. Flight 549, please proceed to gate number 1 to board your aircraft. Andun, pasakin na ng aeroplano. Bakit ka sumunod? Akala ko ba pag-aaralan mo muna ang sarili mo na kung talaga mahal mo ko? Hindi na kailangan pag-aralan pa dahil alam ko na. Hindi pagtanaw ng utang na loob ang nararamdaman ko para sa'yo o kaya'y paghanga. Dahil hindi ko matiis na mawala ka sakit kahit na sandali. Teka, kaya mo ba maging asawa ng isang pulis? Hindi pa ba sapat ang training na dinaanan ko? Mula ngayon, ano man ang maging buhay mo, kadamay mo ko. Dahil mahal kita. Ganon din ako sa'yo, Teresa. Kanina nga parang ayoko na umalis eh. Dahil alam kong darating ka. O ngayon, nandito na ako. Paano? Para kitang gustong yakapin ng mahigpit. At talikan. Tagal!